Okay, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan Batang Maynila to its. May nakita akong po si Daryl Yap 57 minutes ago. At nagkaroon pala sila ng kahapon, nagkaroon sila ng isang solidarity meeting o meeting ng pagkakaisa. Alam niyo naman, wala namang ibang bukang bibigay itong grupong ito kundi unity. Panahon pa lang ng kampanya hanggang mag-eleksyon, hanggang matapos ang eleksyon, walang plataforma, puro lang unity. Ay, hanggang ngayon, unity pa rin ang ginagawa nila. So, nagkaroon ng solidarity meeting. Ang sabi nga ni Daryl Yap, solidarity meriende. Ah. O, kahapon daw, nagkaroon ng solidarity meeting. Ang mga kasama, ito yung mga kasama, si Senator Amy Marcos at yung mga ilang grupo. Piling grupo, ibig sabihin na selected. Hindi lahat ng grupo pinatawag, namili lang sila. At sino-sino yung mga pinatawag? Yung mga mga Marcos supporters sa iba't ibang sektor o ibang-ibang edad at samahan. At meron ding pinatawa sa mga kampo na mga sumusuporta kay Inday Sara at sa dating Pangulong Duterte. So nagpatawag sila ng meeting. Pinatawag yung mga Marcos supporters, yung mga loyalista at yung mga mga supporter ng Duterte o mga DDS na supporter ni Inday Sara at supporter ni Pangulong Duterte. At ang nangyari daw, nagkaroon ng dialogo. Nagkaroon ng tanungan at nagbigay ng payo itong si Senator Amy Marcos. Tinalakay din yung mga issue tulad ng tensyon sa pagitan ng mga loyalista at mga DDS. O kasi marami ng grupo diyan sa o marami ng kumbaga tawag dito faction o diyan sa grupo nila kasi unang-una kasi, mayroon dyan mga loyalista. Ito mga loyalista, mga kaibigan, ito talaga yung Maka Marcos. Ito yung mga loyalista na noon pa man, talagang sumusuporta sa mga Marcos doon pa lang sa tatay ni BBM. Kaya dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dito kay First Lady Imelda Marcos. Yan po yung mga totoong loyalista na noon pa talaga sumusuporta sa mga Marcos. So ito mga loyalista, matatanda na to. Kasi yung mga bata, hindi naman nila kilala si sinong sinasabi nilang Apo Lakay. Hindi nila kilala yan. So, ang totoong mga loyalista ay matatanda na sumusuporta kay Marcos. Yung iba ngayon, sinasabing loyalista sila, hindi yung nakiki-loyalista lang yun. Hindi po totoong mga loyalista lang yun. Ha? Kasi akala nila, kapag sumuporta sila kay Bongbong Marcos, pwede na sila tawaging loyalista. Hindi. Nakiki-loyalista ka lang. Marcos supporter ka, hindi ka totoong loyalista. At ito, katulad dito mga DDS, hindi ito mga loyalista. Mga mga supporter ni Duterte na kaya sumuporta kay Marcos kasi hindi nga tumakbo si Digong. Hindi tumakbo si Digong Kaya wala silang choice kundi kumampi sa isang presidential candidate. Alam niyo naman 'to mga DDS, kung saan tingin nila na malakas at kung saan tingin nila sila makikinabang, doon sila. Ganyan po 'yang mga 'yan. Kaya itong ilang mga DDS sumuporta kay Marcos. At isa pa, meron din mga DDS na kaya sila nandyan sa grupo ng mga Marcos ay dahil sumuporta sila kay Sara Duterte. Marami po kasing itong DDS sa totoo lang, hindi naman to solid meron nga ditong hindi sumuporta kay Sara Duterte. Merong sumuporta kay BBM, meron namang hindi sumuporta kay BBM. So hindi naman solid yan yung mga nandyan sa grupo nila. Kaya hanggang ngayon, nag-aaway-aaway pa rin. Kaya nga sila nagpa-meeting kasi nga raw merong mga nagtatagang paghiwalayin yung alyansa, yung nabuong alyansa na nagpanalo dito kay Marcos at dito kay Sara Duterte nung nakaraang eleksyon. So meron daw gustong paghiwalayin o sirain yung alyansa. Kaya naman daw pinatawag yung grupo na yan para mapag-usapan ano ba problema. At isa rin dyan sa pinag-usapan daw ay itong napapansin daw nila na hindi laging sumasang-ayon si Senator Amy Marcos sa ilang mga paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nung isang DDS vlogger na Tulongges, kala ko matalino, meron daw sigalot dito kay Amy Marcos at kay Presidente Bongbong Marcos. Naniwala ka naman agad. Hindi po totoo na may sigalot yan. Kumbaga yan po ay style lang po yan.
Ganyan yung mga style ng politiko, eh. Kunyari, kukontrahin, kunyari. Hindi siya kakampi kasi kapatid niya. Kasi ano yan eh, kumbaga eh, puntos yan para kay Senator Amy Marcos. Kasi pag nakita ng mga tao, wow, si Senator Amy kumukontra kay BBM, kahit kapatid niya, yan ang mga politikang gusto ko. So kung yung mga maniniwala, mabubudol na naman, edi iboboto na naman nila itong si Senator Amy Marcos sa darating na eleksyon. Ganun lang yan, style lang yan. Kaya siguro sinabi ni ano dito sa meeting nila, sinabi na ano na kung ano talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ano ng pagkakaibang mga ano paninindigan itong si Senator Amy at itong si Pangulong Bongbong Marcos. At dito sa meeting ay hinikayat itong dalawang grupo, itong DDS at itong mga loyalista, na huwag magpalitan ng sumbat, huwag magpalitan ng bintang at walang basihang intriga. Ano ba yung mga intriga? Gaya ng pagkukumpara at panlalait, dahil sasaktan ng mga loyalista kapag nagmula sa DDS at vice versa. But sino ba nagsimula nitong ano na to, panlalait? Sino ba nagsimula ng manlait sa mga Marcos? Di ba ito si Pangulong Duterte? Noong una nga, di ba sabi niya hindi niya sinusuportahan si Marcos? Kahit anak niya, vice president, hindi niya sinusuportahan si Marcos. Bakit daw? Dahil weak leader eh, di ba? Si dating Pangulong Digong mismo nagsabi, weak leader yan eh. Bakit ko susuportahan yan? Ayoko dyan eh. Siya nagsimula niyan, alam niyo naman, itong mga DDS, kung ano sabihin ng kanilang bossing, kung ano sabihin ng kanilang idol, sunod-sunuran yan. At pag sinabi nga ni dati Pangulong Duterte na magtalo na sila sa dagat, sigurado magtatalo na sa dagat yan. Wala nang tanong-tanong, basta kung ano sabihin ni dati Pangulong Duterte, gagawin ng mga DDS yan. Ganyan mga katindi ang mga yan. Kaya nagkakaroon ng away yan, yung grupo ninyo, itong mga DDS at loyalista. Kasi dahil kay Duterte. At meron daw naman na loyalista na bumabanat dito sa mga Duterte. At napag-usapan, natigilan na umano dahil sila naman, itong Duterte Marcos ay walang sigalot. Sa uli, kahit hindi pa kasundo o hindi raw kapareha ng pananaw, dapat may respeto ang pag-uusap o talakayan. At hindi daw pwedeng magbase dun sa bugso ng damdamin. So yan mga kaibigan yung nangyaring meeting. Diyan sa kanilang grupo, itong tinatawag ni Darinap na Solidarity Merienda. So hindi ko alam kung nagkasundo. So siguro malamang nagkasundo kasi may merienda. Nadaan sa merienda, mga kaibigan, pinamerienda ni Senator Amy Marcos yung mga grupo ng DDS. Para tuloy mga PG itong mga to eh, ha? Pinamerienda lang, kinausap, pinamerienda, nagkasundo na. Kasi paano ko nasabi nagkasundo? Kasi may picture eh. May picture sila, nasama-sama sila. Hindi natin alam kung nagplastikan. Ako nagplastikan o talaga nagkasundo. Kung nagkasundo, nadala sa merienda. Hindi naman binanggit dito kung ano yung merienda eh. Kung matatandaan ninyo, itong grupo na sumuporta kay Marcos yung mga vloggers dati, nung pumunta sa Malacanang, nung pinatawag sila sa Malacanang para makaharap si Presidente Bongbong Marcos, ang sama-sama ng loob, paano ba naman, ang pinakain sa kanila, ensaymada. Sa yung isang klase ng tinapay. Pero dun sa Malacanang press corps, ang pinakain, mga sosyal, mga bigatin, mga pangyayamaning mga pang-hotel, mga 5-star hotel na pagkain. Pero dun sa mga vlogger, ensaymada. At dito, hindi naman siguro ensaymada pinakain dito. Siguro, masasarap ng konti. Kasi kung ensaymada, baka mag-away-away mas lalo ito. Diba? So, ayun po yung nangyari. Nagkaroon ng dialogo kasi sila mismo nag-away-away eh. Sila mismo nag-away-away. DDS. Kasi mga kaibigan ito, dapat yung mga bataan, yung mga alipores, dapat hindi yan ang kinakausap ninyo. Dapat ang kinakausap ninyo, dapat ang mag-usap si Duterte mismo at si Bongbong Marcos. Si Sara Duterte nandun. Sila mag-usap-usap. Kasi sumusunod lang naman ito mga alipores na to doon sa utos ng kanilang boss. Diba? So dapat na mag-usap si Bongbong sa si Duterte. At doon sa meeting, tanongin ni Bongbong Marcos si Digong, bakit po ba ako tinatawag na weak leader? Dapat direkta niya tanongin si Duterte. Pag si Duterte naman, kaharap si Bongbong, mabait eh. Pero pag talikod, sasabihin sa mga tao, wala yan, weak leader.
Oh, pero pagkaharap, wala. Hindi naman eh. Tahimik lang eh. Oh. Di ba? So, dapat, yan ang nag-uusap. Hindi kayo-kayo. Kasi kayo-kayo, madaan lang sa merienda, okay na. Di ba? Yung mga prinsipyo yung pinaglalaban, napakain lang kayo ng merienda, ng solidarity merienda, sabi nga ni Daryl Yap, eh, nagbabago na yung pananaw ninyo. Konting merienda lang, eh, okay na. Bati-bati na. Kalimutan na yung pinaglalaban. So yan yung nangyaring meeting between dito sa mga DDS at mga loyalista. Parang nakita ko nga dito si Trixie Cruz Angeles eh. Oh. So yun po ang latest natin kay Daryl Yap. Tumitindi po kasi yung awayan dyan sa grupo nila between sa Duterte supporters at Marcos supporters. Kaya naman gumawa na ng paraan si Senator Amy Marcos para matapos itong hidwaan, pinakain na lang. Okay na. Pinakain lang, usap ng konti, pinamerienda, okay na. O di, ganun lang pala ang teknik para para mabago, para mapatahimik itong mga DDS, para tigilan na nila yung banat dito sa mga Marcos. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.